gentlemen, para dito sa unang laban ng Fennel Adversity versus the Amihan Esports. Yasu, medyo mainit kagad ang aura ng magkabilang grupo natin. Yeah, and kung makikita natin, standard laning, ito dapat talaga yung pinapansin natin kapag ka tungtong na pagtungtong natin dito sa Rift kung paano sila magli-lane, kasi dito natin malalaman kung sino ba talaga yung gustong makakuha ng early advantage. Pero kita mo naman, man, lose yourself. Talagang mukhang lose yourself yung kalaban ang mawawala sa sarili dahil dun sa headbutt na ginawa ng baka na yun sa bottom. Oops, sa may bandang gitna natin, medyo mainit din talaga ang ginagawa Yasumiyaw ng kabila ng Amihan Esports. Look at the ignite mo mula kay Mitsura trying to kill Sho kagad as soon as possible. Pero because of the exhaust na meron siya, nabawasan mismo or napagod si Mitsura para ibigay yung mga daggers niya. And as of now, meron tayong kalawan sa may bandang taas, and that is a solo kill mula kay Carl and Power na overpower siya dito ng isang membro ng Amihan Esports, and that is a first shot. Hindi natin nakita yon, sayang. Oo, actually, kahapon, konting throwback lang mula kahapon, si Carl, hindi niya na kailangan ng teammates almost. Siya lang naman yung nag 3v1 against a point. Oh, I think against a point yata yon, 3v1, man, hindi niya na kailangan ng teammates dito. And hindi na tayo nagulat masyado dun na first blood niya. Etong si Power, bukod sa kayang counterin ng isang Piorang, isang Akali, pero teamfight, nagbabadya dito for team. Napakaganda ang pulpurize dito mula kay Lose Yourself, pero speaking of the name, nawala sa sarili dito ang isang baka. And look at the dagger sa pinabato mismo ni Mitsura and Fennel Adversity. Akala nila lamang sila doon, Yasu. Yeah, akala nila lamang sila doon, men. I think pinalamang lang ng Amihan Esports, nilure out kung baga itong baka na to na naka andun lang sa may bottom lane na nagtatago, ah, papasok ka pa. Pero hindi niya alam na meron na pala talagang kakarne sa kanyang literal coming from the side ng Amihan Esports. And yep, gaya na sabi ko kanina, Amihan Esports, aggressive yung play nila dito sa mga pinakita nila kahapon. Talagang nag-rotate together with the support, or talagang ano eh, talagang ina-outnumber nila yung mga kalaban nila. Pero Bertie, and speaking of outnumber, look at this Amihan Esports. Tatlo kagad sila mag-i-invade, pero yung ibang member dito ng Fennel Adversity, eto na ang mga bida, ang kontrabida ay mamamatay. And Edward, yun lang, Amihan is down. Yung Dota pa ni Ortos ay nandun, pero hindi po koneksyon. And Power will follow as well, pero a Fennel Adversity, Yasumiyaw, that is a good counter initiate for them. Alam mo, buhay na sana dun si Power kung hindi siya bumalik. I feel the sentiment na kailangan niyang magdagdag ng damage, but Seraphine na lang kasi yung ahabulin nila dito. But panalo pa rin naman doon yung side ng Fennel Adversity. Yes, kasi Amihan Esports, honestly, napalalim sila doon. And ang ganda nung tusok ni Jarvan sa tatlo. By the way, and kinip niya din yung kanyang cataclysm for later on na magamit niya, and nakabawi sila doon. Nabalikan pa nga nila yung tatlo na nagmaasim, pero top lane, mukhang may magmamaasim, Gerting. Medyo maasim nga talaga. Speaking of maasim, parang sidigang lang ang nangyari dito sa may bandang baron lane natin. And look at the one-on-one with a great one. Power ngayon dito, mga kaibigan. Gagamit siya na flash para mabuhay lang. Pero look at the damage sa binibigay ng magkabilang grupo, Yasu. While Danny will fall down sa may bandang dragon lane natin. And we can say, Yasumiyaw, na itong dalawang grupo natin as of now is talagang dikit na dikit sila sa laban natin. Dikit na dikit, parehas nagigil. Mag-i-spawn na yung Drake natin. Sino kaya ang magkikikil na itong bottom ng dragon natin? But anyway, talagang init ng top lane sa tapatan natin sa top lane, no? Kanina, nagsaikuhan sila. Inaangguluhan neto ni Carl itong si Power nga, pero mukhang sinisimula na ng Amihan yung dragon. Mukhang i-contest din naman ng Fennel yan, Bertie. Yep. Speaking of Amihan, kailangan nilang kunin to dahil hangin din ang binibigay nito. And look at it, the Mega Inferno Bomb. But Jensen with his pure shooting siya, just might have meron siya. And look at the nota na binibigay nito na ibang membro ng Amihan Esports. And Danny will fall down, saka sa Crazy will pop. Pero ngayon si Lose Yourself ay wala na buhay dito. Ladies and gentlemen, Sho will fall down. At isa-isa na pinapatay ang Fennel Adversity mismo sa may bandang DRP. Then we can say this is the first unofficial team ace. No, it's official team ace mula kay Oppo Reno5. Yasu, ano ang nangyari doon?
Tama, Adomberting, no, from that dragon fight na unang pumesto, yung side ng Amihan doon. Tatlo yung pumasok sa Fennel adversity. Mind you, lima sila doon para sa side ng Amihan. But then, after nadurog yung tatlo, Jarvan, pumasok siya with the Cataclysm. Yun nga lang, siya yung pinaka-pronta, siya yung unang na-target ng side ng Amihan Esports dito. Na-burst down siya, and then the rest na mga sumunod na pumasok dito, sila na yung kinarne. Lose yourself, wala na siya magawa doon kung di tumakbo, kaso napatay pa rin talaga siya. In short, medyo nag-audition sila doon after nung pasok nung tatlo, after ng Cataclysm, pumasok pa kasi yung dalawa. And again, lima yung Amihan doon. Talagang easy. Focus sa target lang yun kapag ka-isa-isa kayong pumasok. Yep, and nakita rin natin dito no, kanina Yasumeo na kalahati na yung buhay ng Drake dito bago pumasok yung Fennel at na Amihan Esports dito. We can say na talagang ready na ready sila sa mga pwedeng mangyari dito. And Fennel adversary trying to get the objectives doon. Pero because of the smite na meron si Jelton, nakuha niya yung objectives. At gaya nga na sabi mo, nag-audition ang Fennel adversity doon sa may bandang river natin, and to the point na isa-isa na silang pinapatay ng Amihan Esports. And as of now, Yasu, look at the gold lead na meron tayo. That is a 5,000 gold lead mula sa Amihan Esports. And we know naman, Fennel adversity, sila yung team ng mga previous matches natin na more on the early game. And look at Carl just trying to kill or trying to get a word damage mula dito sa may bandang mid lane natin na Amihan Esports, mga kaibigan. They want to get the Herald dito. And there goes the Mega Emperor na Bama Tower. By power and Amihan Esports, ladies and gentlemen, Cataclysm with a Dead Lotus, show with the low HP, gumamit pa ng flash, pero ito na yung kanyang Satchel just trying to survive, doon mismo sa mga binibigay na damage ang Amihan, pero sabi dito ni Domeng, hintayin mo ko kaibigan, pero hindi ka na mahihintay, dahil isa-isa na ang pinapatay ng Amihan Esports, ang Fennel adversity, dito ngayon sa may bandang mid lane. Yeah, panangyari doon Kuya Berting, uli na lamang pumasok at kumuntes yung side ng Fennel adversity dito. Nung pumasok itong si Power, mag-isa nga lang siya. Mag-isa lang siya. And alam naman natin, akali hindi naman niya makunat. Yes, he's got the damage, pero pagdating sa Kakunachi, nako, hindi yan Makunachi. And doon na humabol yung Amihan Esports dito. They have Seraphine, they have the Anchor, they have the Ultimate, the Charm, and also Demon pumipreheat lang din dito sa likod. Also, Jelson, yung kanyang explosive class kapag tumakbo ka, men, huli ka pa din. And yung unang ginawa ni Carl na binax out niya, chinek niya yung location dito, asan ba yung Fennel adversity, asan yung mga key champion nila. Nalaman nila agad kung saan dadaan or saan manggagaling yung Amihan, pero top lane natin, Lutin. And look at this, speaking of top lane, mga kaibigan, the Lotus is there at ang si Lose Yourself. Ginawa ng Sangyuk Sal in another kill na naman mula dito sa Amihan Esports, Yasumiao. And after that kill, they will get the objective dito. While sa may bandang baba natin, Powers versus Car. This can be a one-on-one pa rin. Pero sino ba ang lalamang the Ignite will be pop mula dito sa side ni Power. Pero hindi enough yung damage ng Ignite para ma-shutdown isang player ng Amihan Esports. Yeah, hindi pa perfect yung kanyang execution na ginawa on Carl. And I think kailangan din mag-ingat kasi doon ni Power. And gap na rin kasi na doon, not only on the levels. And probably gap na gap sila sa net worth ngayon, Kuya Berting. And ilang items yan, men? 10,000 lang naman yung lamang. Mahigit 10,000 actually yung lamang dito ng Amihan Esports. At mukhang lalamang pa sila dito kasi nga makukuha pa nila dito yung Drake. It could be an uncontested kasi hindi nakaposition itong si Jarvan sa side ng Fennel adversity, Berting. Yes, speaking of position, Amihan Esports dito, Yasumiao, ang ganda ng location nila. And they will still get another objective dito. And look at the map na meron tayo, Yasu. Wala nang mga first turret itong Fennel adversity. And we can say na Amihan Esports dito, lamang na lamang sila as of now in just 8 minutes. Nakita natin yung Fennel dito, Yasu, na most likely ang gameplay talaga nila is the early game and the mid game. Pero for this series, mukhang nahihirapan silang kunin ang early game. Yeah, natawa lang ako doon sa bouncing bomb na ito ni Sean. No? Patalikod din. Patalikod. Imbis na paharap. Natakot yung kanyang bomba dito. Pero makikita natin, Amihan Esports, eto na naman sila. Nag-group up na naman sila. I think would be waiting itong si Carl. Pero eto na ang tropa, Berting. Ang sakit. Napakasakit, Kuya Eddie. Pero power with the flash. Pero sa kapupunta, Diego, ako ay nandito and Demon. Ang demonyo ay kukuha ng isang miyembro ng Fennel adversity with a surprise package mula sa kanya. That is a easy kill, no? Mula, again, sa Amihan Esports, Yasumiao.
yun nga eh, binibait out lang nila itong si Power, thinking na baka mag-isa lang itong si Card, baka kaya kong maduelo. Pero yun, wala din silang information kung nasaan nagro-rotate yung Amihan, and na-surprise na nga sila doon sa may likod niya para kay Power dito. Wala din, wala, actually wala nang control dito sa jungle, yung side ng Fennel Adversity, naubusan na sila dito ng outer turrets. And mind you, Berting, Amihan Esports, pwede pa next game yung kanilang mga tore dito. Pwede pang next game, mga kaibigan. Pero gaya nga nasabi natin, meron bang next game para dito ngayon sa side ng Fennel Adversity? At kung mapapansin nyo, siyempre meron dahil game number 1 pa lang. Eh kung mapapansin nyo, mga kaibigan, eh meron po tayong malaking Amihan sa may bandang Baron pit natin at gusto nilang kunin itong unang objective. Pero sabi ng Fennel Adversity, Yasmiao, chill lang tayo. Kailangan natin ng time para makapagpahinga or magkaroon man lang ng stage nating mga players. Pero Amihan Esports talaga, nagbabadya sila. Signal number 5. Ladies and gentlemen, Domeng! Mang Domeng, ano ang ginagawa mo? Wala siyang buhay dito using the flash! Pero si Rimon ay nandun na may helicopter at mapapatay yung dalawang miyembro dito ng Fennel Adversity. And two members for the side of Fennel will fall down, and Amihan Esports, Yasumiao, they will get the Baron Bop dito sa game number 1 natin. Yun nga eh, alam na ni Jarvan, alam na ni Domeng na nagbabaron dito yung side ng Amihan. Yun nga lang, men. Ewan ko kung hindi naniwala sa kanya yung Fennel kasi talagang out of position. It's either pwede silang, kumbaga yung decision nila, hindi naging, ano eh, hindi naging solid. Ano ba, kukontest ba natin to o farm na lang muna, give? Pero either way, talo sila doon at the team fight. Napitas na naman sila isa-isa. Nauna na nga dito si Domeng. Ang hira, ang medyo mali lang din dito kasi ni Domeng. Alam niyang mag-isa na lang siya. Nilaban pa rin niya. Diba? Pwede niya na, ano eh, kung give, at least hindi siya patay doon. Kasi at least hindi makakuha ng additional bounty dito yung Amihan Esports. Yun nga. After that, Domeng death, sumunod pa nga itong si Akali, which is yung si Power. Napatay naman nila si Mitsura. But then again, dalawa. Yung bumagsak sa kanila, not only that they lose the Baron, they lose two members sa side ng Fennel Adversity. Yes, and Amihan Esports dito, bago nila simulan yung VR kanina, Yasumiao, nakita nila yung Akali sa pibad na baba, pero Ortos with the flash, but the Antor will not connect, and there go, Mitsura umikot, parang Sarah Heronimo, nahilo siya dito, but Power! Sinadyakan at si pinuntog mula sa malaking chance dito ni paring Gelson, and yung ati show, nagamit siya ng flash para mabuhay dito, pero Card, oh my god! And Domeng will fall down as well, hindi niya napatay si Carl doon sa may bandang babae. Amihan Esports, Yasumiao, ano na naman ang nangyari sa side ng Fennel Adversity? Men, maganda na yung catch ni Jarvan doon kay Carl. But again, kung may MIB ito ni Domeng, kaso nakita ko kaka-up lang ng MIB ni Domeng the moment na namatay itong si ni Show. Kaka-up lang ng MIB na ito ni Show the moment na namatay itong si Domeng. Maganda sana pang second emotion yon. Yun nga lang eh, kung cooldown talaga, wala tayong magagawa doon. Nabuhay pa nga itong si Carl. Kataklisin na sana ikukulong mo yung kalaban, men. Sila pa nga yung nagkulong sa sarili niya para i-burst down itong si Domeng. Amihan Esports, feeling ko nakakaramdam ako ng Timo Ban mamaya eh. Okay, na makikita natin no yung gap na yon dito sa game number 1, and pwede natin pagbasehan pagdating natin sa game number 2. Pero as of now, kasi Amihan Esports, we can say na almost one-sided na ang nangyayari dito sa dalawang grupo natin, dahil even though nakakakuha ng kills etong Fennel Adversity, ang kapalit nun usually team wipe or mga torrents na pinukuha ng Amihan Esports. And as of now, wala na silang third torrent dito sa may bandang gitna at sa may bandang baba ng ating mapa. And look at the torrent na meron naman ngayon ang Amihan Esports, Yasu. Gaya nga ng sabi mo, pang next game pa, hindi man lang nakiliti ang mga tore. Parang hindi yata na kahit isang one hit ata, wala yung tore dito. Wala akong nakikitang konti damage. Mid lane siguro, pero ito, mat pa natin pag-uusapan yung mga tore dito ng Amihan Esports. Pero Fennel Adversity kasi sila na, yung naubusan ng tore at mukhang hukubara na ng tuluyan yung kanilang Nexus 13. Naku po, mali ata ng ikot dito si Mitsura. That's a good shot, no, mula kay Show. Pero look at the damage mula kay Card. Itong laking player to, the little wonder. Pero sa cut, at wala kang takas, Diego. And Amihan Esports ay nandito. Gusto nilang tapusin ngayon yung base. Pero ngayon, yung mga denyo, talagang gusto nilang depensahan Yasumiao. Pero wala na silang sorry.
Oh, men, tama ka dyan sa sinabi mo. Oh my God. Talagang nanakop na dito yung Amihan Esports, literal. But then again, Fennel adversity, nilalaban pa nila yung lugar nila, pare. Oh, Berting, I got you, fam. Alam mo, Yasu, kumbaga sa ano, kumbaga sa weather forecast, ang Amihan Esports ang nagiging bagyo. Kumbaga, isipin nyo, guys, yung mapa ng Pilipinas, may malaking bagyo na papunta doon sa isla nyo. Diba? Ganon kalaki ang nangyayari dito sa game number 1 natin. At walang magawa dito yung Fennel adversity, kundi tignan yung base nila kung paano wasakin ng Amihan Esports. And as of now, Nexus na lang ang natitira dito. Paano didepensahan ng Fennel itong base nila kung meron ng BR buffs? Itong Amihan, we can say na signal number 5. Itong bagyo. Oo nga, men, ang lakas ng Amihan dito, ang lakas ng bagyo, and the last airbender, men, nasa kanila lang. And mo kasi power, power. You're underestimate my power, sabi dito ng Amihan. At patay siya dito, mga kaibigan, and look at this, lose yourself. Talagang tinatry niya madepensaan yung next sila, pero I think Amihan Esports, talagang sobrang lakas sila dito sa game number 1, and they will get this game, and they have the advantage ngayon pagdating sa game number 2. Yasu Miao, ano yung masasabi mo sa mainit na laban ng magkabilang grupo? Actually, men, bagyo kong bagyo, signal number 5. Feeling ko, abot pa signal number 10 eh. And yun nga, ang masasabi ko lang, men, Timo is coming on the ban, I think. Aywan ko lang ah, pero nararamdaman ko eh. Kasi naka-weather-weather na dito yung Amihan. Feeling ko on this first game, nag-weather-weather sila. Actually, literal na nag-weather-weather sila. Kaya ba natin yung Fennel adversity? Eto, medyo nasindak. Sabihin natin, Amihan Esports, dumownload game sila pa din. Kahit sila'y nanalo, dumownload game sila dito sa Fennel adversity. And mamaya, kung may makita tayong Timo, I think Amihan Esports dito, alam na nila yung power talaga nila against Fennel adversity. Alam nila na kaya nila dito labanan head on itong team na to. Grabe yung gameplay na ginawa dito ng Amihan Esports. Oo. Doon pa lang in the early game nakita na natin yung lamang nila, pero look at the stats, also the